Song, unsa ba reaction ni mo ingon ng mga kababayan natin na siguro napapanahon na na magkaroon na joint patrol ang Philippines pati other allied countries dyan sa West Philippine Sea para hindi tayo ibuli, lapastanganin, nakawin yung mga coral, bombahan ng tubig ang Coast Guard, mangisda na mangisda dyan yung mga Chinese. Ano ang comment ninyo dito? You agree, Congressman Alvarez? Ah, maganda yan. Kasi siyempre tayo, yung ating mga barko ng ating Coast Guard, luoy kayo, maliliit. Tapos yung Chinese Coast Guard, saksakan ng laki. So, sa presence palanglaan ng malaki at saka sa maliit, maski walang gawin, pinubuli na tayo. Yan ang dapat natin talagang imbitahan yung ating mga kaalyado. Okay, dito na kayo, basta dito tayo sa supposed to be freedom of navigation na dagat, eh lahat man pwede pumunta doon. Kaya lang, yan din ay inaangkin ng China. Alam mo, Kong, ay kinabahan ako eh, kasi nung palabas sila ng 10-dash line, gatuldok na lang, pumasok na yung Palawan sa kanilang teritoryo, Kong. Ang puhunan mo, isang Mongolam na lapis. Dati, 9-dash line. Ngayon, 10-dash line. Mongolam, ang lapis lang ang puhunan. At tayta. Ikaw good, Kong. Pero ito, Kong, may buntag, sir, no? This is Aljo Bendijo. Pero itong joint patrol na ito, although na freedom of navigation, nandiyan nga tayo eh. Subject ba ito to certain specific limitations, kung ikaw ang tatanungin? Siyempre, China will say that you are sailing in South China Sea, yung niniklaim natin na West Philippine Sea. According to ating mga kaalyado, lalo-lalo na ang Amerikano, ang sabi ng Amerikano, no one can claim an ocean. No country can claim an ocean. Eh, ocean yung South China Sea dati. Inalitan lang natin pangalan na West Philippine Sea. Kaya lang, siyempre, ang mga kaalyado natin, worry din yun sila. Hindi masyado silang matapang dyan dahil pag binomba sila ng China, putukan na yun. Kaya mag-ingat lang tayo. Yan ang aking point. Matanong ko lang, Kong, ito bang may mga nababalitaan ka ba? Yung mga constituent mo dyan, nahaharas din ba ng mga Chinese vessel pag lumapit sila dyan sa West Philippine Sea? Oo, ang dami natin mananagat dyan galing sa barangay Bangkalaan, yung southernmost part palang barangay. Nandoon yung mga wooden boat, mga kumpit ng ating mga karamihang taga Southern Palawan at saka yung taga Quezon at saka taga Rizal at saka ang taga Apurawan. Kwanto na sa West Philippine Sea. Pag nakasagupa nila yung Chinese Coast Guard, eh kung minsan balagbagan pa sila, eh nakakainis eh. Huwag na sana yun gawin. Kasi mayroon usapan sa panahon ni President Duterte na pwede tayong mangisda dyan without any interference from the Chinese Coast Guard. Yan ang usapan. Ito bang mga mangingisda natin dyan, Kong, kung ato dito less loud no, sa palaod sila, ini-escortan ba sila ng Coast Guard o kaya ng Philippine Navy? Wala. Hindi, bakit ganun? Hindi. Kulang nga tayo sa diesel. Kulang nga tayo sa fuel. Kailangan itong asinado sa kakongreso. Bigyan ng unlimited supply ang Coast Guard ng diesel, fuel, at saka lahat ng langis na kailangan nila para paglawig dyan sa West Philippine Sea. Boss, may plano ako na mag-file ng resolution after this budget hearing, hopefully pagbalik natin sa November, na yung EDCA site sa Palawan, baka pwedeng gawing station yan ng, hindi lang ng US, kundi lahat ng allied Coast Guard natin, ng Japan, US, Australia. Diyan muna magpahinga, mag-refuel, reload, repair ng mga barko nila na Coast Guard dyan sa Palawan. Pwede ba yun? EDCA site yun eh. Yung dyan sa Southern Palawan, sa Balabac, napaka virgin yan ang territory. Kaya kung ano man ang ilagay mo dyan ngayon, pwede. Kasi number one, yung Balabac Strait, yan ang dinadaanan ng 2 to 300 foreign vessels a day going to North Asia, going to China, and going onward to north of the Philippines. Yung area yan, very virgin for development. Ginagawa na ngayon yung international airport doon by the Air Force.
dyan sa barangay Katagupan, no. Isla ng Malabak. Oh, pero pwedeng agree ka ba? Kung sasama ka ba pag nag-file ako ng bill na gawing kuan yan, yung EDCA site na yan, repair, resupply ng mga barko, foreign ships na tumutulong sa pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea? Walang problema. Anytime, firma ko doon. Alright. Nako, isa pa pala kong may pahabol lang ako, oh. 'Di ba? Eh member ka din yata dito sa agriculture, committee on agriculture. Itong good news ba ito, yung nasa sa bill na kasuhan ang mga hoarder, smuggler, importer, smuggler, overpriced, itong tinatawag na agri-economic sabotage, maganda ba ito, boss? Maganda 'yan. Anyway, pahanapan mo na lang na. Tayo kasi, ngayon lang tayo nagkalaon ng terrorism law. Eh. Yes. Sa Malaysia, Indonesia, Singapore, matagal na sila doon. Yung terrorism law nila, ito bang pag-hoard ng bigas? Agriculture, ito nga, economic sabotage na pinapasa ngayon sa Senado natin, agree ka ba dito na kastiguhin yung mga hoarder ng mga agricultural product, smuggler, yung mga nag-overprice kasi para kaikulong ng habang buhay at no bail recommended. You agree with this? Agree ako dyan. See, that's form of economic terrorism. Tama. Tama. Ang problema dito kung maraming aaray dito kasi pati mga yung mga kasabwat na mga nasa government office, pag nahuli, kasama din na makulong, perpetual disqualification from holding office. Ano ngayon? Sa Singapore, maski may minister ka doon, pupusasan ka. May corruption ka. Maganda. Ay. Grabe. Oo. Punta ako sa opisina mo, isama kita dito sa bill na ito. Sir, panukalang joint patrol sa West Philippine Sea. Napapanahon na ba? Sabi ng mga kababayan natin, napapanahon na dahil lagi tayong binubuli, wala tayong option, puro na tayong protesta, puro na lang tayo reklamo, pero wala tayong magawa. So ang China, tuwan-tuwa naman dahil hanggang doon na lang tayo. Kaya ang napansin ng mga babae natin, pag may kasama tayong Japan, Amerika, Australia, medyo lumalayo muna sila at hindi sila nang bubuli, hindi sila nang haharas ng mga fisherman natin o maging ng Coast Guard natin. What is your take on this, Professor? Alam mo, idol, it's a question na tinanong namin ng second quarter. Wala si Professor, kariwala natin taong bayan. Klarong ko sa ating taong bayan. At kung dapat na mahakbang, unang hakbang, resolve kong problem sa West Philippine Sea, peacefully, 20% po ng kababayan natin, yan ang sinabi. Opo. Pero ho, paklawa, 65% ang diferensya. We must expand. Hello, can you hear me? Go ahead po. Napuputol lang, pero okay po. Go ahead. Yeah, we must expand naval and troop deployment in the West Philippine Sea. At 40% po, ano siya sabi, supportado nila ang Joint Maritime Patrol. Para sa kababayan ng mga Pilipino, meron kong support for this. Meron support for expanded military action dun sa lugar, which is defunding more deployment of troops saka mas marami pong patrol. So, yung support na ito, kung ito yung papasukin ng gobyerno natin, malaki yung support na ito sa ating taong bayan. Okay. So, marami-raming bilang din ang mga bayan natin. Medyo napapagod na at supportado nila ito, mga joint patrol na ito, Professor. Yes, sir. Oh, pinagano namin ito. Hindi siya mayori, pero 40%, still 40%, idol. And kung talaga na ito, ito si July pa, wala pa ang total kaso nito. Nag-uusap nga kami ni Professor Bid. Taas lang alutok kasi hindi pa kami na-capture yung water cannon So, lalo po susuportahan itong joint military patrol. The side of, on my side, as a person observing it, I think it's high time that we expand our relationship. We never forget the peaceful efforts. That's important yun. We never forget na we're strong economic partners with China. But at the same time, we have to expand and be more innovative in the way we are going to manage this relationship or this situation in West Philippines. Oh, okay.
Prof, no, nakaposisyon na daw dyan ngayon sa Ayungin Shoal yung dalawang malalaki nating mga barkong pandigma, Philippine Navy warships, Antonio Luna and Gregorio Del Pilar. Hamilton Clatter o Class Cutter ito, partner. Oh. Guided Missile Frigate. Ito, maganda ito, Joint Patrol. Wala namang problema ito sa saligang batas natin. At ano mga limitasyon naman ng mga bansang sasali dyan? Maganda ito eh, opo. Sa atin. Yeah, I agree. Situation sa West Philippine Sea, komplikado. Kailan natin sabihin sa mga kababayan natin, hindi ganun kasimple po. No? Mm-hmm. Ito isa sa mga hakbang. Pero huwag natin nakalimutan yung hakbang na talaga ang pangarin ay kapayapaan. At peaceful po yung method. Diplomacy po yung talaga kung gusto natin mga kababayan. Naniniwala po ako doon. Ito isa lang sa hakbang. Para hindi ho lalong sumama ang sitwasyon dyan. And of course, dyan rin yung mga allies sa ibang pusa na gusto nilang ipaglaban yung freedom of navigation sa lugar na yan kasi napaka-critical din at daanan ng aming kalakasin. So, kailangan talaga it has to be free, unencumbered, kumbaga pa hindi wala akong talagang may control sa lugar na yan.